the church is one body, that we recognize our diversity, yung pagkakaiba-iba natin, yung different charisms, that we have different gifts na natanggap natin galing sa Diyos. No? Yung giftedness natin. At minsan, itong diversity na ito, ito yung causes or cause ng ating disappointment. Di ko ba? Minsan dito tayo katalo-talo, nagpapabalingan. Ay mas magaling, mas mababait ka kung magkakaisa kaysa sa mga MPG. MPG at saka ganito, CWL at saka yung DMI. Paramihan ng libro, paramihan ng activities, pagandahan ng uniform. Saan ba makita natin that in the church, no, yung participation is that parang iba't ibang bahagi ng katawan, may laiko ministro, may pari, may obispo, may katipista, may kabataan. It's very good to see that the parish is composed of different people with different gifts na nagkakaisa. Kung ano yung giftedness ng bawat isa ay isinishare para sa buhay ng simbahan. That is participation. At yung Second Vatican Council na binibigyan din yung participation as a way of life, as a way of being a church. No? Na hindi lang dito ni Father kung ano sabihin ni Father, hindi. Ilang puso ko lang kami mga pari, pero bumubo sa simbahan ay ang mga laiko na may kananyang giftedness. And then the next is mission. Sabi nyo, mission, dating is as agents of mission. Yung buhay na ito, ano na? Talagang missionary na. Meron tayo ditong missionary dating is to save this. So we are all missionary. Dating is our missionary. At ito yung nagkagaling kanino? Still in Cristo. Kay Kristo. Mamaya ko, palalagay ko natin itong tema na ito. At alam niyo po, napapahalaga na yung pagiging katekista ko, ano yung misyon ng pagiging katekista? Katekists should be an agent of renewal, of social transformation. Hindi po natatapos. Kaho, yung kanina, yung yaman si Bali, hindi ho natatapos sa catechesis. Yung pananampalataya mo, yung mission mo, ay hindi natatapos sa catechesis. Sana dalhin po tayong lahat dito. At ano ho ba itong tupa? Ano ba ho ito? Ano hang nilalaman ito? It's the social doctrine of the church. Ano ho ang paninindigan ng simbahan sa mga usaping panlipunan? No? Kaya nga naman dito, what to do? Ano yung dapat kong gawin? Sometimes we are too complacent, too comfortable with our Christian Catholic faith. Ay, basta ako komportable ako, okay na ako dito. No? But we have to go out. No? Kasi mayroong panawagan sa atin ng Santo Papa that we form young people as catechists and we form them as social transformers. No? We transform society. At ano kasi nga ito? What is catechesis? Ayan. Ito ba ang matanong? Ang catechesis po ay yung sa mga pagkakamunawa, ito po yung tinuturo ng mga katekista sa mga bata na nakakaroon ng yung content. The contents. Okay po? Pwede? Yung content, ano yung ilalaman, yung tinuturo? Kulang din lang po, sino pang gusto sumagod? Ano ang catechesis? Sister. Catechesis is the ministry of the word whose main purpose is to make man's faith, living, conscious, and active in the life of his church. English. Thank you, sister. Thank you, Paul. So it's the teaching ministry of the church to make the faith known, spread, accepted, lived by those who hear it. Okay? Ano ba po? Di po natin tayo definition that catechesis is? Ano etymological meaning of catechesis?
Echo, yeah. Echo, yung anyong how. Pag sumigaw ka ng hoy! Naranasan nyo na ba yung sumigaw ng hoy! Hi! Hey! Hey! Naranasan nyo na yun? Wala, di ba? Kung ano sigaw siya? Anyong how. Di ba ba? So yung sigaw, yun ang mahalaga. Mahalaga na yung alingaw mao ay faithful sa sigaw. Sa unang sigaw. Hindi pwedeng yung unang sigaw ay iba sa alingaw mao. Yung alingaw mao ay iba sa unang sigaw. So what is the first shout of God? The first shout of God is God Himself, and God is love. That's why sabi po ni Pope Francis, on the lips of a catechist, sabi sa Evangelii Gaudium, on the lips of a catechist, the words that should be that should ring out over and over again and again and again is that God loves you. Napakahalaga po nun, sabi ni Pope Francis, na sana ang mamumutawi sa atin bilang mga Katekista is that God loves us. Pero kung akong apila sa lahat ng mga Katekista, if you are not ready to love, please don't be a Katekist. If you are not ready to love, please don't serve. Because if you are not ready to love, we will not and we will never evangelize. We will scandalize. Kaya nga ho, the first requirement of a catechist is the readiness to love. Dugan muna tayo. Yung readiness to love. No? Kasi yun ho yung iaalingaw mo natin. Yun ho yung ating i-echo. But if you're not ready to love, what will you echo? What are you going to echo? No? The readiness to love. Okay? Pwede naman siguro natin si Kestor. Tingnan, i-retify ang catechesis. Yes, I am not saying na this is a new definition. No. There is a definition of catechesis. Pero I would like to see it this way. Catechesis is asking the right question so as to arrive at the correct answer. Kaya ako yung method ng catechesis is kasi an answer. You have to ask the right question. Ano ba yung mga tanong na mahalaga? Ano ba yung tanong na dapat? Ano ba yung tanong na sasagot sa talagang kaituturan at pangailangan ng tao? Ano ba yung tanong na kailangan natin itanong? No? So first it is asking the right question. Ano ba kaya yung mga tanong na nangingibabaw sa lingkunan natin ngayon? Kanina, mga tinanong sila, di ba? Kanina si Karina yung experience ni Tita Chiki, yung mga challenges ngayon ni Brother Randy, napakahalaga yung tanong. And, next, catechesis is not just answering questions correctly. No? Sa social media, ang dami mga tanong sa simbahan, meron na tayong Catholic defenders, yung Iglesia ni Cristo, binabanatan ng mga Katoliko, binumura, sinisiraan. Kaya usbong ipinanganak yung CFD, Catholic Faith Defenders. And they are really young people who are studying in depth, nagre-research about the faith. At mas maglipas din sa pangay. Sabi ko, paano na lang yung mga batang ito tumamusok? Hindi ko na magkaroon sa seminaryo. And they are really researching. But my hesitance is, pagdating sa approach sa methodology sa organe, wala na silang pinag-iba sa mga Iglesia. Nakikipagmurahan na rin sa social media in the defense of the faith. No? Yun naman yung medyo hindi nagiging maganda. Okay? So it's not just about answering questions correctly, but looking for answers that are corrective and life-changing. Yung paghanap ko ba ng sagot, makakapagbabago ng buhay mo? Yung pagsagot ko ba sa kanilang tanong, mababago ba ang buhay nila? If not, what's the use of it? Just here, para lang alam. If what you know
ay hindi nakapagpapabago ng puso mo ng buhay mo, what's the use? No? What's the purpose? So yung pag-alam, napakahalaga, nagpapabago. Okay po? And third, catechesis, in order to be life-changing, should deal with what really matters to life. Kaya ito po yung challenge ngayon ng catechesis. Na yung pamamaraan, of course, the contents will be the same. Pero yung pamamaraan natin should deal with what really matters. May mga millennials na yung ating ina-address ngayon. Hindi na po mga baby boomers. Yung mga baby boomers ngayon na, mga katapista, karamihan. O yung siguro nasa mga Generation X. Pero ang ating recipients ay mga nasa Generation Y. Mga millennials na. So what should be the method? What should be the approach, the strategies, the structures? It should be renewed. Kaya nga po nag-declare ang simbahan ng new evangelization. Even during the time of Pope John Paul III, Pope Paul VI, in-enhanced John Paul II, ni Pope Benedict, at ngayon ni Pope Francis, sa Evangelii Gaudium. What are the new strategies, new methods? Paano tayo talaga magiging agents of renewal, of communion, participation, and mission in the Church? So that is a big challenge. Okay po. Next. And then, what really matters to you? What really matters to us? No? Ano ba talaga yung mga pagpapahalaga natin? Alam niyo sa mga bata, sabi ni Mother Teresa, the greatest poverty now is not about material poverty. The greatest poverty now is not intellectual poverty. The greatest poverty now is the lack of vision. Vision. Yung mga mahirap lalo na, yung nakaranas ng maraming frustration sa buhay, abi ano nang mangarap? Wala nang magandang perspective sa buhay, pananaw sa buhay. Yung pang nakontento na sila, pinanganak na mahirap, pamamatay na mahirap. Walang pinatalala, hindi na mag-aaral. So ito po yung role natin as agents of renewal is to bring back that capacity to dream, to have vision in life. Kaya kung napakahalaga ng role ng mga katekista kasi you are helping your students, especially the poor ones, na magkaroon sila ng pangarap, something good na makapagpapabago sa buhay nila. In catechesis, it's not life-changing. What's the purpose of it? No? So catechesis should help change things. No? So, kaya nga ako ito, tanong. Sige, next. Tingnan natin yung ano, dreams natin. Tingnan, pagpunta muna natin sa mga pangarap. Ano ba yung mga pagkakaiba ng dream at next? Fantasy. Tingnan po, ano pagkakaiba ng dream and fantasy? Kasi napapansin ko sa inyo, nagpapantasize na yung iba rin ito. Lumilipad sa ang mga isip. Dream is realizable or attainable. Fantasy is... Fantasy is not yet realized. So yung dream daw ay realizable. Ay, yes po. Nagpapagkasize na kayo. Saan na kayo nakarating? Padre, yung fantasy, walang proper direction yun. Samantala nyo yung dream, nabivisualize mo, at the same time, may objective ka, at meron kang time frame na gusto natin. Hey, thank you. Sino po po? Gusto mag, mag-attends? Mister? Ang pangarap na base na ito ng ang fantasy ay makabase sa yung tao, dream ay nakabase sa katotohanan.
yung three, pagtulog, yung fantasy, pagising. From Athens,
pero na-trap siya sa island of Crete. Na doon sa isang island na yun sa Crete, ay meron isang hari na si King Minos. And King Minos is a ruthless and selfish king. Naggusto niyang talunin ang Athens. So ang ginawa ni King Minos, kasi inventor itong si Daedalus, na tatay ni Icarus, pinagawa ni King Minos si Daedalus ng isang ulungan. Na yung ulungan na yun, kapag ka inulong doon, there is no way para makatapos. Ang lahat mag-a-attempt na makatapos, mamamatay. Kasi nilagyan at the middle of the prison, ay nilagyan niya ng mayor, yung kalahati baka, kalahati tao. Na very ruthless. No? At the end of the story, si Daedalus pala, si Icarus, ay doon din ikukulong ni King Minos. So pagkatapos niya na gawin yung ulungan, ikukulong din pala sila doon. Eh, magaling din si Daedalus na kahit siya mismo, hindi na alam kung paano makakatapos doon sa ginawa ng ulungan. Kasi meron ang possible na mapataanan niya isang maliit na bintana. Pero magtatanong siya, dagat at nandoon yung mga kapor, mga gagawin ng paglipa ng kids. Pero may naisip si Daedalus. Nakita niya may mga ibon na everyday umuunta at umapasok doon sa kulungan. Ginawa niya everyday. Yung mga ibon na pumapasok, pinungunan niya ng feathers. Hanggang sa inap na yung feathers, nakagawa siya ng papel para sa kanya at para sa kanyang anak. Using yung other box. Hindi na nalang paano yung ginawa. Basta nakagawa siya. At ang pamamaraan na para makatakas ay lumipad. Ha? Ngayon nakagawa na sila ng papa, sabi ang kabiling-bili na ni Daedalus sa kanyang anak, si Icarus. Sabi niya, "My son, do not fly too high, close to the sun. Huwag kang lilipad ng sobrang taas na malapit sa araw. Kasi malulusaw yung wax, malalagal yung mga feathers, magbubulo pa, mamatay pa. Or do not fly too low or too close to the sea, kasi mababasa ng hapog yung feathers, bibigat, pagbagsak siya." Sabi niya, "Follow my path of light." Sa gitna pa lang, sundan mo lang ito. At yun na, sinubukan na nila ng lumipad. At tuwang-tuwa sila kasi nakalipad sila. And si Icarus, okay, yes, overwhelmed, no? Overwhelmed by flying, nakalipad. Ngayon, hindi niya pinakita yung kanyang tatay. Lumipad ng mataas, mataas. "Father, I can fly." Ano nangyari? Nagulat na lang siya na ang kanyang pinapagaspas ay kamay na lang niya kasi nalusaw na yung box at nalagsagal na yung kanyang papa. And that. Frustration. Sa buhay natin, isang sa atigasan ng ulo, isang sa mga sarili din natin kamalian, we fail. Di po ba? Kung titignan mo natin yung stories of failures natin, frustrations natin, malaki yung part natin doon. Maling decisions, maling attitude, no? Para mga Duterte, mga outbursts, mga damdamin, no? So, pero the question is, doon sa mga frustrations natin sa buhay, ang tanong is, nawala na ba tayo ng pag-asa? Ibig sabihin, hindi na talaga makakalipad. Kasi nabigo na tayo minsan. Nasaktan, sabi nga kanina ni brother, nasaktan, ay, at mahal, nasaktan, ang ginawa? Ay, palapalan. Nagmahal, nasaktan, kumain. We have a lot of frustration sa buhay. Pero ito bang frustrations na to, ibig sabihin, hindi na tayo mag-move forward. Kasi mo marami ng ganitong stories sa mga kamataan. I would like to tell you many stories about sa youth ministry experiences ko, yung sa mga nagpakamatay. Because they were frustrated. Nung iyak din ko na po, meron ako agad 4 cases of suicide so sa parents na nasa ilan. And all of them are male young people. Frustrated sa buhay. Hindi na nila alam ang gagawin sa buhay.
hindi ka bayan. Please. Should we forget our dreams? Yung mga kabataan pa, na frustrated, yung tinuturoan natin. No? Does it mean that man will never be able to fly again? Yung tanong eh. Dahil mas frustrated, hindi na pwede makalipas. Pero naging reality pa rin yung dream na yun. Yung pangarap ng tao lumipad, became a reality. Kilala niyo po ba sila? Sila yung Wright Brothers na nakaintel ng airplane. Next time. Ayan. Yan yung unang aeroplano. Gusto niyo sumakay? Next. Sa loob 1902, yung first successful airplane na hanggang ngayon, yung structure niya ay sinusunod ay yung ginawa ng Wright Brothers. 1902, naging successful yung pagpapalipad ng aeroplano. Okay? Ayan. Naroon na kayo. Doon ang galing sa pangarap. Eh kung nabigo, ilang beses sila na-frustrate, di ba? Pero hindi tumipa, hindi sumuko. No? Next. Ito ang ilalan nyo ka, President? JFK. Nangarap na makarating sa buwan. Sabi, darating ang panahon niya. Buwan na yan. Mararating niya ng tao. Paano? Sasakay sa balon? Tutulog na lang, ano, Father? Huwag ka mapalaginipan o kahit gising mga ngarap na lang na nandun ako sa buwan. Hindi. Kasi noong 1969, nakarating ang tao sa buwan. No? Nagdaling sa pangarap. Para pang imposible. Okay? Next. Si Elias Howe is sa mga inventors ng sewing machine. Yung electric sewing machine. No? Ang daming failures, frustrations kasi di ba yung needle, merong tip, may head. Ang butas na doon sa head, di ko ba? Ganun ang ginagawa nila, and there were ang daming failures. Nalaginip itong minsan, si Elias Howe, kasi literally, nalaginip ng tulog pa na yun. At sa panaginip niya, nakikipag-dipan siya. At yung nanalo, yung spear niya, yung kanyang spada, ay butas sa dulo. Doon siya nagkaroon ng idea sa panaginip niya, nung tulog siya. At bakit hindi ko sinupan na yung needle ng sewing machine ko, yung butas ay nandun sa tip instead of the head. And it became successful. Kaya meron tayong sewing machine, kaya nagaganda na sewing machine. Di ba? Yung mga building fathers sa United States, nangarap sila ng isang lugar na malaya at they can really express themselves. Kaya nangarap nila ang America. So, ang punto rito, yung pangarap, it moves people. Dream allowed significant inventions and have brought social change. Na-invento ang gulong, na-invento ang inaw, at na ngayon, yung social media, the technology. 10 years ago, unthinkable yung cellphone at touchpad. Yung magkaroon lang ng 33-10, yung laro mo ay steak. Diba yung gano'n ba? Mag-forward pa, mag-rewind pa tayo yung beeper, yung nandito. Pag naka-beeper ka, ako susunod ko naka-beeper, o. Talaga, pero bago ko magpadala ng message, tatawag ka rin sa phone. Ngayon, ang bilis-bilis. Kasi ang bahay na karoon ng social change because of the dream of these people. At habang may nangangarap, yung pag-unlad ay uusad tuloy ko. But what dreams really are significant and a step forward for humanity? Ito yung tanong. Ano nga ba yung pangarap na mag-focus sa humanity forward, not backward? Ngayon eh, yung social media, advantage na sana. Pero how many relationships, how many families are broken? How many friendships are destroyed because of social media? Di po ba? Ito ba yung talagang pangunawa natin ng pag-unlad? Ngayon, pag binash ka sa social media, grabe. Manlilikit ka, yung experience ka, space of soul, di ba? Pero ito ba yung advancement, ito ba yung development, ito ba yung social transformation na ating pinapangarap? Okay, yes. Halimbawa po yung American dream. Kasi yung mga nangarap natin ito magpunta ng Amerika. Ngayon, ang problema na yung mga nandun kasi walang pape para sila uwi.
Pinapalis na sila ng problem. Okay. American dream. Ikanda ko, ano ba yung sabihin ng American dream? Next. Sa akin ng American dream, ito yung definition nila what American dream is. Life should be better. Sino rin ang gusto ng better life? Umarapak ng isa. Okay, tama na yun. And richer. Sino rin ang gusto ng richer life? Umarapak ng dalawa. And fuller. Umarapak ng tatlo. Ito naman ang gusto natin lahat eh. A better life, a richer life, a fuller life. Kung hindi mo yan yung gusto, kumari ka pa. Pag kumari ka. Gusto natin lahat na yun. Better, richer, fuller life. Ang ganda po ng American dream, di ba? Actually, this is not only the dreams of the Americans. It is our dream. At ito rin po yung pangarap ng Diyos sa atin. Maging better yung buhay mo. Maging richer. Hindi gusto ng Diyos na pinulog, mahirap. O mahirap. Hindi po. Gusto ng Diyos na umulad tayo. And fuller. Ay, no? Kahit daw ano yung sabi nito, with opportunity for each according to ability or achievement, regardless of social classes or circumstances of birth. Ano man yung sura mo, kalalagayan mo ng ipanganak ka. Kung maiksi man yung isang kamay mo, isang paa mo, no? Karapatan mo ito, yung better, richer, and fuller. Next. But the problem, saan dinala ang Amerika ng kanilang American dream? Capitalism. At ano yung notion nila para magkaroon ng better, richer, and fuller life? Saan sila dinala? Sabi nila, our form of capitalism has no concept of right and wrong. Walang concept of right and wrong. Ang mahalaga kumita. Ang mahalaga umuntad. Kahit walang right and wrong, hindi na usapin ng morality, ang right and wrong. Ang mahalaga umunlad. No? It only recognizes what is profitable and what you can get away with it. And when we have the government, the media, the military, the police, on your payroll. Ang ibig sabihin din, bayaran mo yung gobyerno, bayaran mo yung media, yung military, yung police, you can get away with pretty much everything. Kaya mo makuha ang pangarap mo, better, richer, and fuller. Yan ba? Yan po ba yung social transformation? Yan po ba yung pangarap na magpapabago ng mundo? Di po ba? Ang ganda ng pangarap, the implementation of the dream is what? What happened? Okay? Next. Yung pangarap ng mga French people of legalité, liberté, égalité, fraternité. Freedom, equality, and brotherhood. Saan sila dinala itong battle cry nila, itong shout nila for freedom, for equality, for brotherhood? Saan sila dinala? Next. French Revolution. In order to achieve this dream, they ignited the French Revolution, where millions of people died, where churches were burned, where priests and religious were killed. Is it the way of changing the society? Pagpatay, pagsira. Uba, pero ang ganda ng pangarap. Equality, freedom, brotherhood. Ang ganda po eh, but the implementation, yung pamamaraan ng makuha mo yung pangarap mo, malaking tanong. Pero meron din naman po na mga nangarap na talagang nakatulong sa sangkatauhan. Meron po. At sino-sino po yung mga nangarap na yun na nakatulong sa atin para mabago ang bukanan nito? First is, kilala nito, Martin Luther King. Kung saan during this time, yung racism sa United States, na yung mga puti ay mas angat, yung maiitim ay lower class sa society. Ano po yung sabi niya? Pwede po kung ipasahin natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay po tayo. Go. I have a dream that my poor little children will one day be in a nation where they will have
do not judge people by their character, by their attitude. Yun yung pangarap niya. He has a dream na sana dumating yung panahon, dumating yung araw at ang pamamaraan natin ng pag-usga ay hindi ko ano yung meron at wala sa kanya, kung hindi ano yung kulay niya, yung amoy niya, yung kutsura niya, kundi ang ating kuhusgahan ay yung pag-uugali. How are we going to teach our children, our young people, itong ganitong pangarap? Itong ganitong klaseng pag-usga? Diba? Pag nakakita tayo ng kusgusin, ang agad ang ating inisip. Pag nakakita tayo ng drug addict, ang agad ang ating inisip. Di po ba? Where in fact, they are not all thieves and killers and rapists. No? How do we judge people? How do we see each other? Ngayon pa lang, sino yung mga kinakaibigan ko dito sa conference na ito? Di ba? For sure, hanggang ngayon, hindi lahat ay mapakasamahan. Doon ka naman sa mga kapananaga at kapalagayan na nyo. Di ba? Because there is an element of judgment of unqualified, not qualified. Check. Next. Di ba? Next. Kilala niyo po ito, si Nelson Mandela. Okay, sa South Africa. Sabi niya, I dream of an Africa which is in peace with itself. Kasi ang African war, mayroong tribal war, civil war, mayroong ethnic war. No? So sabi niya, a winner is a dreamer who never gives up. No? Sana tayong mga nangangarap na magbago, magpuhin ang mukha ng mundo, sana huwag tayong susuko, huwag tayong titigil. Dahil bilang mga evangelizers, ang dami natin nakikita mga problema, dami nakikita natin challenges, suporta ni Father, suporta ni Bishop, walang pondo, walang ganito, ang dami natin nakikita. But if you are convinced of what you are doing, that your simple catechetical ministry can change the world, can change the face of the earth, kahit ano yung struggle, yung hirap. Sabi nga naman, alam mo yung takis na pinawin ko sa iyo, lalakad kami ng amin na oras si Ate Joey. Ako po ay high school seminary at natagal mag-isip na isip. Naglalakad kami ng 6 na oras. Ang bawang-bawang ko sa bulsa ay 100 pesos. Maliwala ka sila. Sabi, mas marami. 200 pesos. At dami kami sa bangka, magbabayad kami ka sa 10 piso. Yun ay galing po sa bulsa namin. Hindi po galing sa parokya kasi mahirap na po yung parokya namin sa Panukulang. No? Tapos, bibili lang po kami ng tinapay, pabagin guto, tubig, pakitino na lang kami ng tubig. Swerte so, kapag dahil sa MSK, hindi mo pa po ngayon yung gabahan. No? Kaya hindi mo naisipin na mag-guto ka eh. Kasi dahil na ako nila lang. Ganun ka lang kasi nakikis ka na hindi na mag-guto ng allowance. 400. Ibu ka. Pagmabot si service kami sa barangay, collection ng 30 pesos. Sabi nga niya, sabi ko, badaga na rin sa masama. But if you are convinced, what my point is, if you are convinced of what you are doing, you are willing and you are willing to sacrifice because you are convinced of what you are doing, ay magpapabago ng buhay ng iba. You are not considering yourself. Kaya naman sa totoo lang, sabuti ako sa mga katikisan, masakupisyon ng mga katikistan.